Mga kabagsik, magandang araw mga kabagsik. Kami ngayon mga kabagsik ay nandini sa park kung saan lagi kami dining namamasyal ng aking amo mga kabagsik. Nakita nyo mga kabagsik yung kulay violet na puno na yan. Yan mga kabagsik sa kapag winter ay iba mga kabagsik ang ano yan, ang kulay ng bulaklak. Pansamantala mga kabagsik ngayon yan ay kulay violet gawa nung ngayon ay summer na mga kabagsik. Ayan. Kung makikita nyo mga kabagsik ang ating kapaligiran din sa Kipar Saba. Kipar Saba Israel mga kabagsik. Yan ha. Ito mga kabagsik yung mga building na inapasabog. At samantala mga kabagsik ngayon ay tahimik ang ating gira din sa Israel. Yan. Pasa ngayon mga kabagsik ay katahimikan. Katapos lang ninanan, katapos lang kabagsik ng ating dira. Pero pa samantala lang mga kabagsik na mamahinga ang ating papawid. Yan. Makikita nyo mga kabagsik ngayon walang nagliliparang missiles. Yan mga kabagsik, in-update ko lang sa inyo na hindi tahimik ang ating kapaligiran nyo. Ngayon mga kabagsik yung aking alaga. Ayan. Ito yung nasa tabi mga kabagsik ng wheelchair. Hindi ko lang mga kabagsik may pakita yung kanyang mukha at yung bawal. Hindi basta puno lang, may kahulugan ba ng mga kabagsik sa kanila. Kita nyo mga kabagsik yung mga bulaklak na yun, mga nalalaglag. Yung kulay violet mga kabagsik. Kaya yung mga kabagsik ay naghanap ng metapilid o caregiver na babae. Ngayon mga kabagsik yung mga inaalagaan namin dito. Naghahanap ng mga kabagsik ng mga alaga sa kanila. Ganyan mga kabagsik ang aming trabaho din sa Israel. Gaya na rin yung aking alaga ay ang makaupo. Ito mga kabagsik ang buhay namin din sa Israel. Buhay OFW. Yung mga kabagsik yung wheelchair na yan ay napakalaking bagay niya sa aming mga alaga. Yung hindi na nila nagagawa at sinakay mo siya dyan, eh sigurado mga kabagsik na madadala mo siya kung saan niya gusto. Dahil pag sinakay mo siya dyan mga kabagsik, ikaw na ang bahala kung ano mo itadrive yan mga kabagsik. Yan. Yan mga kabagsik ay may laman na yan. Yung mga laman mga kabagsik yan, tubig, pagkain yan. Yung pinakambaksit mga kabagsik yan. Pag may, pero may isa pa kabagsik wheelchair na pang sa liguan sadya. Ito mga kabagsik ay pang gala lang ito. Saan siya pupunta dahil hindi naman mga kabagsik. Lakad dyan ang hindi mo isasakay dyan. Ito mga kabagsik ang isa parte sa buhay ng kagaya namin yung mga caregiver mga kabagsik dito sa Israel. Ito mga isang lugar ito na kami ipinamamasalan araw-araw dahil araw-araw mga kabagsik kailangan ang matatanda dito ilabas mo.
para makalanghap ng sariwang hangin at makamalibang sila para pag dinala mga kabagsik sa bahay bilang ganito bago tumanghali, kailangan munang ipasyal. Liliguan muna mga kabagsik yan ng aming alaga. Ito mga kabagsik, pinapakita ko na ito, ito yung mga apartment nila, mga inatira nila. Yan. Dahil halos lahat mga kabagsik dito ng bahay ay bihira mga kabagsik yung mga private house. Karamihan dito yung mga sa apartment na katira, kaya puro building mga kabagsik dito. Gayan din ang kabagsik ang aming inatira ng building. Pagkatapos mo mga kabagsik, iliguan ang iyong alaga. Yun man kabagsik, ay magkakape kayo. Pagkatapos mga kabagsik kapihan, yan, kagaya niya mga kabagsik, yan ay tinayan. Part-time siya ng pag-aalaga ng bata sa apo na kanyang amo. Yan. Pagkatapos niyang alagaan yung kanyang amo at napahiga na niya, napatulog na niya, laging papart-time naman siya doon sa apo ng kanyang alaga para may extra income mga kabagsik. Mga kabagsik, naulit ko nga pala doon sa pagliligo ng alaga. At pagkatapos ng pagkakapihin mo, painumin mo na kape, kasama na doon ang biskuit at saka yung gamot mga kabagsik. Yung mga kabagsik, yung gamot na yun, yung kasama na doon yung mga vitamins mga kabagsik. Pagkatapos mga kabagsik yan, magmamasyal na kami mga kabagsik yan, daladala namin ere. Pagkatapos niyo mga kabagsik, uuwi na kami. Pagka-uwi namin mga kabagsik sa bahay, ay ito naman ang aming gagawin. Pag-iinit ako mga kabagsik ng pagkain, dahil ang pagluluto ko mga kabagsik ng pagkain ay pang isang lingguhan. Pantuwintang halila naman mga kabagsik yun, dahil ang kain namin sa umaga ay kapilang tsaka biskuit. Yung aking naluto na pangtanghalian, yung gulay na ginisa, at saka kung ano may ilaw mo dun mga kabagsik, mga pinakakanin nila dito yung gulay eh. Ang ilalahok mo lang dun, yung kung manok man o isda, yun ang pinakang ulam. Yung isda, yung pinakang ulam o tinapay. Sa gabi naman mga kabagsik, ang yung kakainin din eh, yung salat, yung kamatis, pipino, saka sibuyas, at saka yung bell pepper. Yung magagayatin mo, nakita naman nyo sa vlog ko kung ano yung mga pagkain namin. Yung mga kabagsik. At saka, yun nga kabagsik, kung anong may ilahok mo dun, kung maglahok ka dun ng tuna, ang tuna o tuna, tinapay, piniritong itlog o nilagang itlog, yung mga kabagsik ang ano dyan. Yung mga kabagsik ang yung mga pamilyan kung paano mo pasasarapin yung pinakong salat nila. Yung mga kabagsik. Tsaka pagkatapos mo mga kabagsik noon yung hapunan, manonood sila sa mga kabagsik ng hanggang 11 ng gabi. Yun, mamaya-maya mga kabagsik, kainumin mo na siya ng gamot na pampatulog. Yung mga kabagsik, gamot na pampatulog nila na yun, ay bihira din tumama. Hindi basta-basta yung asabihin mong basta uminom sila ay nakakatulog na. Hindi mga kabagsik. Karamihan mga kabagsik sa alaga namin may mga Alzheimer, dementia, kaya hindi masasabi na sila ay nakakatulog na maayos. Yun na mga kabagsik, ang aking kwento, buhay o W mga kabagsik. Yan mga kabagsik. Shoutout nga pala kay paring Alan Panganiban at saka kay Aliban Network. Sa bisita na nga lang mga kabagsik ng YouTube channel ni Aliban Network at saka kay Amex Vlog. A-Negative 5 Mix Vlog kay Alex Alejandro. Sa kay Aliban TV. Aliban Network. Sorry mga kabagsik.
Aliwa Network, mga gustong makisubscribe at bisitahin yung channel ni Aliwa Network ni Dennis Maigi. Yung mga kabagsik, maraming salamat ulit.